Sa ayaw at sa gusto mo, Sisa, wala ka na magagawa dahil ako magdedesisyon. Kailangan mong maikasal sa Troy na yon para maisalba ang mga negosyong naiwan ng mga magulang mo. Hindi po ba dapat si Mildred pong ikakasal at hindi ako? Ano ka ba, Sisay? Hindi naman ako nararapat na maikasal sa kanya. At saka bakit pa panayreklamo mo? Gawin mo na lang ang sinabi ni Mommy. Dahil no choice ka rin naman eh. Inis pang sabi ni Mildred. Si Mildred sana nakatakdang ikasal kay Troy pero nung malaman ni Mildred na pangit palang binata, ay bigla na lamang siyang umurong at umayaw. Kung kaya naman, si Sisay ang pinagtulungan ng mag-ina na ipakasal sa binata kahit hindi naman dapat. May alam kasi sina Mildred at Inang Ason na mga bulong-bulungan patungkol kay Troy na hindi alam ni Sisay, kaya iyon ang iniiwasan nila. Ano nga kayang nalalaman nila tungkol kay Troy Bonaflor? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Uli lang lubos na ang 25-anyos na dalaga na si Trisha na kung tawagin ay si Sisay. Mayaman ang kanilang angkan at siya na ang nakatakdang maghawak at magmanage ng mga negosyo nila ngayong wala na ang kanyang mga magulang. Dahil wala nang ibang mga kamag-anak na maaari niyang maging guardian, ay napilitan siyang doon na patirahin sa kanilang mansyon sina Tita Asonia at ang kanyang pinsang si Mildred. Pumayag naman ang mag-ina dahil una sa lahat ay magagamit nilang mga yamang naiwan ng mga magulang ni Sisay at magpapakasasa sa pera. Sisay, kamusta na nga palang site? Sino bang inassign mong manager doon? Baka mamaya niyan ay napapabayaan ang trabaho doon dahil walang nagmamando. Kasalukuyan silang naghahapunan nang tanungin siya ng kanyang Tia Ason. May nagmamando na sa kanila, Chang, si Sir Paul po. Siya pong pinadala ko doon dahil matagal na rin siya sa amin at sanay na siya sa negosyo. Magalang natugon naman ni Sisay sa kanyang tita. Siya nga pala, sa susunod na buwan ay ikakasal ka na kay Troy. Huwag ka na humindi dahil ikaw lang naman ang pwedeng maikasal sa kanya. Wika ng kanyang Tia Ason. Namilog naman ang mga mata ni Sisay dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Po, akala ko po bang usapan ay si Mildred dahil may nobyo na po ako. Hindi po maaaring ako, tita. Mahal na mahal ko po si Ross. Hindi ko po kayang maikasal sa iba. Pagtanggi naman ni Sisay. Si Troy Bonaflor ay isang mayamang negosyante na nakatakda na sanang ikasal sa isa kina Mildred at Sisay. Ngunit dahil may nobyo na si Sisay, si Mildred na lang naisipan nila na ipagkasundo. Ngunit base sa kwento na nakakarami, lalong-lalo na ang mga amiga ni Ason ay malupit at pangit daw si Troy kaya naman kahit hindi pa nila ito personal na nakikita o nakikilala, ay umaayaw na kaagad si Mildred. Isa pa, may lihim na gusto rin kasi si Mildred sa nobyo ngayon ni Sisay na si Ross, kaya palihim niya itong nilalandi at inaakit. Tumahimik ka nga, Sisay. Hindi porket ako ang single sa ating dalawa, ay ako nang isusubo niyo sa ganyan. At saka, may maniligaw kaya ako. At baka sagutin ko na rin. At saka, bakit nga ba akong mamomroblema sa atin? E negosyo niyo naman yan. Nandito lang kami para suportahan ka. Hindi para ipagkanulo mo sa mga bagay na ayaw naman namin gawin. Pagalit na mga sabi ni Mildred. Kaya lang naman ito nasasabi ni Mildred dahil nababalitaan niyang pangit at masama daw ang ugali ni Troy. Pero ang totoo, yaman lang talaga ang habol nila kay Sisay at hindi totoong suportado nila si Sisay sa lahat ng bagay. Tuso rin kasi itong si Mildred at manang-mana sa kanyang inang si Ason. Oo nga, Sisay. Aba, sobra-sobra na nga itong pabor na binibigay namin sa'yo. Kung tutuusin ay dapat wala kami dito. Eh ang kaso, sa dami ng mga kamag-anak natin, kahit mayaman ka, wala nang kumukupkup sa'yo dahil masamang ugali ninyo. Pasalamat ka at nagtitiis pa kami sa'yo. Bulalas ni Tita Ason. Halos ganito araw-araw ang naririnig ni Sisay sa kanyang tita at pinsan. Eh, sa katunayan ay hindi naman niya pinilit ang mga ito na doon tumira at samahan siya. Dahil kung siya lang naman din, ay mas gusto pa niya na magsolo sa buhay kaysa kasama ang mga ito. Sa kabilang banday sa halip na sumagot at makipagtalo pa, ay minabuti na lamang ni Sisay na tumayo na at umalis na lamang. Oh, siya, sige ho. I gotta go.
May mga aasikasuhin pa po ako. Maiwan ko na kayo. Saad ni Sisay at sa pagtalikod niya ay hindi na ito lumingon pa, pabalik sa mga ito kahit pinipigilan pa siya ng kanyang tita Ason dahil hindi pa siya tapos magsalita. Samantala, nakipagkita na nga lamang si Sisay sa kanyang nobyo na si Ross. Oh, mukhang bad trip ka na naman ah. Wait, huhulaan ko. Si Tita Ason at Mildred na naman yan ano? Tanong ni Ross. Huminga naman ng malalim si Sisay. Ay, may iba pa bang tao na nakakapagpa-stress sa akin? Eh bakit ba kasi hindi mo na lang sila paalisin sa bahay ninyo? Total, kaya mo naman na mag-isa. At hindi ka naman alagain na parang isang bata. Kung pwede nga lang, honey eh. Kaso, ako naman ang magiging masama kung gagawin ko yon. At isa pa, matandang kapatid ni Daddy si Tita Ason. Kaya naman tumatanaw na rin ako ng pagkakilala sa kanya. At paghalang na rin, kaya naman inahabaan ko na lamang ang pasensya ko. Sagot naman ni Sisay. Tumangu na lamang si Ross. Ang inuusisa naman niya ngayon ay ang nakatakdang pagpapakasal ni Sisay kay Troy. By the way, yung about sa kasal, itutuloy mo ba? Tanong ni Ross. Napaisip naman sandali si Sisay. Nagbago bigla ang templa ng kanyang mukha dahil ang totoo ay naiipit talaga siya sa sitwasyon at hindi alam kung ano ang gagawin. I don't know, Ross. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Dapat kasi si Mildred too eh. Nag-usap na kami last time. Pero bigla na lang nagbagong isip niya and I have no idea kung bakit. Kaya ako tuloy ang naiipit ngayon sa sitwasyon. Kapag walang nagpakasal kay Troy, wala na kaming ibang naiisip na paraan para maisalbang kumpanyang naiwan ng parents ko. At syempre, ako rin naman ang mamomroblema dahil akong tagapagmana at sa akin iniwan ang mga negosyong yan. And you know that isn't my thing, Ross. Kung sineryoso ko lang sina Daddy sa pagtuturo sa akin, eh di sana wala akong problema ngayon. Eh di sana kaya ko nang patakbuhin ang mga negosyo ni Daddy na mag-isa. Ay, ang hirap tuloy. Daing ni Sisay kay Ross. Wala rin namang magawa si Ross upang isalba ang kanyang nobya dahil maging ang kanilang pamilya ay may malaki rin kinakaharap sa kanilang negosyo at iyon ay sinolusyonan pa rin ng kanyang mga magulang. Hayaan mo na lang muna. Ang mahalaga ngayon ay tayong magkasama. At kung sakali mang tanungin mo o hingin mo ang opinion ko, syempre ayoko rin sana na matuloy ang kasal dahil sino ba namang boyfriend ang gugustuhin na makasal sa ibang kanilang girlfriend, diba? Pero ganun pa man, that's your decision. Ikaw ang magde-desisyon para sa sarili mo at hindi ako. Wika naman ni Ross. Bahagya naman ng pangiti si Sisay at lihim na nagalak dahil sa sinabing iyon ng kanyang nobyo na ayaw din siyang ipakasal sa iba. Mag-aanim na buwan ang magkarelasyon si Ross at Sisay at masasabing mahal na mahal talaga ni Sisay si Ross. Halos kulang na nga lang iaalay niya ang buong buhay niya para sa binata. Ngunit ang hindi alam ni Sisay ay pinagtataksilan siya nito at ng kanyang pinsa na si Mildred. Palibhasay, tuso si Mildred. Madali niya naaakit at nabibilog ang ulo ni Ross. At may nangyayari na rin sa kanila. Hanggang sa isang pagkakataon ay doon na nahuli ni Sisay sina Ross at Mildred. Nanginginig ang kamay ni Sisay habang pinipihit ang doorknob ng pintuan ng silid ng kondo ni Ross upang buksan ito. Kanina pa mabilis ang tibok ng kanyang puso. Handa na siya, pero natatakot pa rin sa maaari niya makita. Merong nakapagsabi sa kanya at nakakita na nagtungo raw si Mildred sa unit ni Ross nang magkasama, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob. Alam din kasi ni Sisay ang password ng unit na Ross, kaya hindi na siya nag-alangan pa na buksan ito. Nang mabuksan niya ito ng matagumpay, ay tahimik siyang naglakad papasok at rinig na rinig niya ang isang malakas na tugtog na nagmumula sa kwarto na naroroon. Sa pinto pa lang ay meron na siyang naririnig ng mga boses na tila nasasarapan at nagtatawanan pa. 100% siyang sigurado na ang mga boses na yon ay kina Ross at sa kanyang pinsan na si Mildred. Nang natuntun niya ng pinto ng kwarto ay doon naman nagsimulang magunahan ang kanyang mga luha sa pagpatak. Alam niyang hindi siya handa sa kanyang masasaksihan ngayon, ngunit wala siyang magagawa.
kundi ang malaman ng totoo para matapos na rin ang kasinungalingan at panluloko ni na Ross at Mildred. Hindi na kinaya pa ni Sisay ang kanyang naririnig, kaya pinihit niya ang doorknob at sakto naman na bukas na pala iyon. Parang tumigil naman ang mundo ni Sisay sa kanyang nakita. Iyon ay ang kanyang nobyong si Ross, habang nasa ibabaw ng kanyang pinsan na si Mildred, at dahil malakas ang tugtog ng mga ito, ay hindi nila narinig ang pagdating niya. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya sa pinaghalo-halong emosyon. Nakatayo lamang doon si Sisay at hindi malaman ang gagawin. Kung mag-hysterical ba siya o mananahimik na lamang. Ngunit, tila ba kusa nang nagsarado ang kanyang tenga sa maaaring ipaliwanag pa ng dalawa at saka wala na rin namang dapat pang ipaliwanag dahil huling-huli na sila ni Isay sa akto. Kaya naman umalis na lamang si Sisay at pabagsak niyang isinaradong pintuan at mabilis na tumakbo palabas sa lugar na yon habang umiiyak. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay narinig pa niya ang pagtawag ng kanyang nobyo sa pangalan niya. Pagkagaling doon ay sa bar na kaagad nagtungo si Sisay at doon nagpalipas ang sama ng loob. Nakakailang baso na rin si Sisay ng alak sa bar na kanyang pinuntahan at kanina pa rin umiiyak. Marami nang lumapit at sumubok na siya'y damayan dahil tila mas malakas pa sa indak ng musika sa paligid ang kanyang iyak. Ngunit kahit isa doon ay wala siyang pinansin at pilit na tinaboy ang mga ito. Nagpasya siyang tumayo kahit hilong-hilo na upang sumayaw sa gitna. "Miss, sandali lang, lasing ka na." Gulat na tawag ng bartender kay Sisay dahil kanina pa niya ito pinagsiserba ng alak. Alam niya na broken ito dahil kanina pa ito nagmumura at merong pangalang binabanggit. At iyon ay ang pangalan ni Ross. "Stop! Let me handle her." Kusang napahinto ang bartender sa paghabol kay Sisay nang humarang sa kanya ang isang lalaki. Mas matangkad ito sa kanya dahil patay-sindi ang ilaw sa bar, hindi niya makita ng maayos ang mukha nito. "Bakit ho? Kilala niyo po ba siya?" Taas kilay na tanong nito sa lalaki. Kahit na bartender lamang siya, ay ang bar pa rin nila ang malalagot kung sakaling may masamang mangyari kay Sisay. "I don't know her. Pero sa tingin ko ay ayaw na ng babae na uminom pero pinipilit mo pa rin lagyan ng inumin niya." "The owner of this bar is my good friend. Pwede kitang ireklamo sa ginagawa mo." Saad ng misteryosong lalaki sa bartender. Kahit medyo malamig sa loob ng bar ay tuloy naman sa pagtulo ang pawis ng lalaki. Malamig na sabi ng misteryosong lalaki at matapos noon ay binigay niya sa bartender ang malaking halaga ng pera. Napukunot pa ang loon ng bartender hanggang sa nag-gets niya na bayad iyon sa ininom ng babae at maya-maya pa ay nanlaki na ang mga mata na ma-realize kung sino ang nakausap niya kanina lang. Hindi na rin nakaimik pa ang lalaki pero nakatulala pa rin siya sa kanyang kausap. "Hoy, bumalik ka na sa pwesto mo, ano bang nangyayari sa'yo at para ka nakakita ng multo?" Biglang sulpot naman ang kanyang katrabaho sa kanyang tabi. "Hindi multo ang nakausap ko kundi halimaw, si Sir Troy Buenaflor." Mabilis na hinanap ng mata ni Troy ang babaeng kanina pa niya napapansin na umiiyak. Sa totoo lamang ay wala sana siyang pakialam sa babae kung umiiyak man ito. Napansin lang kasi niya na kay kakaibang motibo ang bartender sa kanya at tila pamilyar din ang mukha sa kanya ng babae. Pamilyar ito dahil para bang nakita niya na ito kung saan. Sa kabilang banday, naroon naman siya para mag-unwind dahil sa sobrang stress sa trabaho. Being him who has a lot of priorities in life, ginto ang oras niya. Sa paghahanap niya ay sa wakas nakita niya ng babae. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya nakaramdam ng matinding galit. Galit matapos makita ang isang lalaki na nakikipagsayaw dito habang hawak ang bewang nito. Nawalan agad siya ng kontrol sa kanyang sarili at mabilis na sinapak ang lalaking yun na ikinatumba naman ito kaagad. Natigilan na ibang mga tao na nasa tabi nila dahil sa nangyari ngunit walang pakialam si Troy at mabilis siyang hinila ang babae paalis doon kahit pa hindi naman nila personal na kilala ang isa't isa. "Who are you? Bitawan mo nga ako." Lasing na sabi ni Sisay ngunit hindi siya pinakinggan ni Troy at patuloy lang na naglakad papunta sa isang room na naroon. It has a private room para lamang sa mga bigating guests like Troy. Tapos, kaibigan pa ng may-ari.
At since kaibigan naman niyang may-ari ng bar na yon, ay alam niyang hindi ito magagalit kung gagamit man siya ng isang room para sa babae. Nang mabuksan niya ang room, ay dinala niya agad ang babae sa isang kwarto na naroon at iniupo ang babae sa kama. Napahilot siya sa kanyang sentido habang nakapikit dahil sa ines. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagagalit nang makitang may kasayaw itong iba. Napailing na lang siya at tumalikod sa babae. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano? Masarap ba ang boyfriend ko? Ano ba pinagsasasabi mo? Yayaminda, anong niluluto niyo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ahas ka. Inahas mo ako. Inahas mo si Ross. Ano, masaya ka na? Ha? Napahilot siya sa kanyang sentido habang nakapikit dahil sa ines. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagagalit na makitang may kasayaw itong iba. Napailing na lang siya tumalikod sa babae upang umalis. Stay here. Ako nang bahala sa bills mo. Malamig niyang sabi. Paalis na sana si Troy nang biglang magsalita ang babae. Am I not enough for you, Ross? Napataas ang kilay niya dahil hindi naman Ross ang pangalan niya. Tuluyan niya na iniwan ang babae dahil nagsisimula na naman itong umiyak. Poor lady. Walang emosyon na sabi niya, na iiling-iling pa. Lumabas nga muli ito upang uminom pa ng ilang shot. Kahit umiikot ang mundo ni Sisay, ay wala pa rin siyang tigil sa kakaiyak. Pakiramdam niya ay pasan-pasan niya ang mundo dahil sa sobrang bigat ng kanyang dinadala. It's not her first time to cry over their relationship, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan pa rin siya ng ganun. Siguro ay dahil sa may hawak siyang ebidensya tapos huling-huli pa niyang mga ito sa akto. At samahan pa, napinsan pa niyang gumawa ng kalokohan. Kaya naman talagang hindi ito matanggap ni Sisay. Ilang beses niya nang nakikita sa messenger ni Ross noon na may ibang babae na ito na mga nakakachat. Pero binaliwala na lamang niya muna. At pinalampas niya muna ito dahil umaasa siya na magbabago pa si Ross. Ngunit doon niya lang napatunayan na once a cheater is always a cheater. She was too naive to believe him at talagang nagsisisi siya. Totoo nga na nasa huli ang pagsisisi. Hindi niya lang maibigay ang gusto nito at naghanap na ito agad ng ibang babae. Oo, si Sisay kasi ang uri ng babae na may pagka-conservative. Kahit pa may 6 na buwan na sila ni Ross ay hindi pa rin niya maibigay ang pagkababae niya rito. Dahil ang gusto niya ay saka pa lamang sana kapag naikasal na silang dalawa. Dahil noon naman ay wala naman yung problema kay Sisay dahil sigurado na siya sa binata, ngunit nangyari nga ito. Inipon ang inipon ni Ross ang mga tampo nito hanggang sa ibugan nito lahat ng yan sa kanya at bigla na lang siyang iniwan sa ere at nagpapikot kay Mildred na magaling manlasa ng utak. Masyado niyang pinaikot ang kanyang mundo sa lalaki na maging ang kumpanya na nila ay napabayaan niya na. She regrets it all. Nagsisisi siya ngunit mahal pa rin niya ang lalaki. Nagmahal lamang siya. Dahil sa kakaiyak ni Sisay ay magang-magana ang kanyang mga mata. Sabayan pa ng dim na ilaw ng buong kwarto na nagpapalungkot sa kanya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Napatingin siya doon ngunit hindi niya makita kung sino iyon. Ang una agad na pumasok sa isip niya ay ang kanyang nobyo na si Ross. Maaaring hinahanap siya nito at susunduin siya. Agad namang nabuhayan si Sisay dahil doon, ngunit dahil sa hilo ay hindi niya magawa makatayo man lang. Ross? Mahinang tawag niya dito ngunit hindi siya sinagot ng lalaki at nagulat na lang nang bumagsak ito sa kanya. Amoy na amoy niya ang alak sa lalaki maging ang pabango nito. Doon siya natauhan dahil hindi naman ganun ang pabango ng kanyang nobyo na niregalo niya dito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? You're not Ross. Get off me! Gulat na tanong niya sa lalaki at pilit itong inalis sa ibabaw niya ngunit sadyang mabigat ang lalaki. I'm not Ross, baby. Tila lasing nasagot naman ang lalaki habang ito ay nakapikit pa.
Napakunot ang noon ni Sisay ng dahil doon. Magagalit sana siya dahil sa sinabi nito, ngunit nakaramdam siya ng matinding hilo. Doon muling bumalik sa kanyang ginawa ng kanyang nobyo at ang pagkadismaya na hindi ito ang naroroon para sunduin siya, kaya umiyak ito ulit. And yeah, you're crying again. Napadilat siya dahil sa boses ng lalaki at kita niya na nakatingin sa kanyang pares ng kulay brown na mga mata nito. Tila pilit siyang hinihipnotismo. Naramdaman pa nga niyang pagpahid nito sa kanyang mga luha. Kung sino man ang Ross na yon, isa siyang malaking tanga para saktan kapat paiyakin ng ganyan. Hindi niya maintindihan ang sarili pero nagugustuhan niya ang sinasabi ng lalaking kaharap. Pakiramdam niya ay matagal niya nang kilala ang lalaki. Dahil sa malalim na pag-iisip ay namalaya na lamang niya na merong dumampi na malambot na bagay sa kanyang labi at walang iba kundi ang labi ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil doon at pipigilan sana ito nang gumalaw iyon. Hindi niya maintindihan ang sarili. Sinisigaw ng utak niya na pigilan ito at itulak palayo pagkatapos ay tumakbo paalis doon. Ngunit wala man lang siyang magawa ni isa doon dahil kusang kumilos ang kanyang labi at gumante ng halik dito. Kasabay ng pagpikit ng mata niya ay ang pagbalik ng alaalang nakita niya sa unit ng kanyang nobyong si Ross. Kung kaya nitong makipagsiping sa ibang babae, ay ganun din siya. Babawi siya hanggang gusto niya. Dahil sa isiping iyon, ay tuluyan ang nagpadala si Sisay at hinayaan ng lalaki sa nais nitong mangyari. Kinabukasan ay nagising si Sisay na sobrang sakit ng kanyang ulo at nahihilo. Wala sana siyang balak na bumangon, ngunit nang maramdaman niyang mayroong gumalaw sa kanyang tabi, ay agad na napadilat ang kanyang mga mata. Sunod-sunod na bumalik ang alaala niya kagabi. Ang pagsuko niya sa kamay ng isang lalaking hindi niya kilala. Napapikit siya sandali at dinalangin na sana hindi totoo ang lahat ng iyon. Nang lingunin niya ang kanyang tabi, laking dismaya niya na makitang nakatalikod sa kanya at walang damit ito. Maging siya ay walang damit nang tignan niya ang kanyang sarili. Anong ginawa mo, Sisay? Nakipagtali ka sa lalaking hindi mo kilala. Mahinang sermon niya sa kanyang sarili. At kahit nahihilo siya, ay buong lakas siyang bumangon at pinulot ang kanyang mga damit. Muntik pa nga siyang masuka habang nagbibihis, ngunit pinigilan niya ito at dali-daling tumakbo papunta sa pintuan. Kabubukas sila ng pinto nang maisipin niyang lingunin ang lalaking pinagbigyan niya ng kanyang pagkababae. In fairness, mabuti na lang at gwapo. Pero, sino naman kayang lalaking to? Napatawa pa siya sa sinabi niya at agad na napailing dahil sa kalokohan. Pagkatapos ay tuluyan na ngang umalis doon. Sa katunayan ay sobrang gwapo ng lalaki para sa kanyang paningin. Mukha siyang Hollywood actor. Tapos sa tikas pa ng katawan ay para siyang isang sikat na modelo. Sa isiping yon ay bumalik naman sa kanyang alaala ang mga nangyari at kung bakit siya nalasing ng ganoon. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nasa kanyang sasakyan at nagsimula na magmaneho. Nang makarating siya sa kanilang bahay ay agad niya nakita si Yaya Minda na naghahanda ng umagahan. Sa lahat ay si Yaya Minda lang talagang pinagkakatiwalaan ni Sisay. Matagal na itong naninilbihan sa kanila at nakuha na nito ang tiwala ng dalaga. Ma'am, Sisay, saan ka galing? Akala ko'y nasa kwarto mo lang ikaw. Magdamag kang wala. Saan ka ba galing? Maging sina Mang Ason ay hinahanap ka na rin at saka, bakit pugto ang mga mata mo ha anak? May nangyari ba? Nag-aalala ang bungad ni Yaya Minda. Dumiretso na si Sisay sa may hapagkainan at naupo na sa may upuan na aburido pa rin ang mukha. Nagpalipas lang po ako ng sama ng loob, Yaya Minda. Hindi ko po alam kung paano at kailan ako magiging okay. At naiyak nang muli si Sisay. Sariwa pa sa kanyang isipan ng mga nangyari kaya naman nandun pa rin yung sakit. Palibhasa ay wala nang pakialam kagabi si Sisay dahil sa nangyari kaya naman pagtingin niya sa kanyang phone ay nakailang messages at missed calls na pala sa kanya si Ross. Tinaob na lamang ni Sisay ang kanyang phone at binaliwala na lamang yon. Sa kabilang banday, nagtaka namang nagtanong si Yaya Minda. Sama ng loob? Bakit? Ano bang nangyari?
Bago pa man sagutin yun ni Sisay ay bigla namang dumating si Mildred. Napahinto naman sa paglalakad si Mildred kaya nagkatinginan sila ni Sisay. Nag-aapoy nga ang mga tingin na iyon ni Sisay kay Mildred. Punong-puno ng galit at pagkamuhi. Habol hiningang tumayo si Mildred. Ano? Masarap bang boyfriend ko? Taas kilay na tanong ni Sisay kay Mildred. Nakatingin din sa kanya si Mildred ngunit ang tingin na yon ay hindi makikitaan ng pagsisisi. Bagkos ay nakangisi pa ito sa kanya na tila nangaasar pa. Sinimula na rin ihakbang ni Mildred ang kanyang mga paa para sana silipin ang niluluto ni Yaya Minda. Anong pinagsasasabi mo? Yaya Minda, anong niluluto niyo? Bago pa man marating ni Mildred ang pupuntahan, ay pinigilan na siya ni Sisay at hinawakan ng mahigpit at matapang ang braso nito. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ahas ka. Inahas mo ko. Inahas mo si Ross. Ano? Masaya ka na? Ha? Gusto mo lahat ng meron ako, ay meron ka rin? Ano? Masaya ka na? Malakas na sabi ni Sisay kay Mildred. Galit na galit nga ito at wala nang mapaglagyan ng pasensya niya kaya bumugso na ang emosyon niya. Sakto naman at dumating na rin si Tita Asonya at nag-usisa na rin. Anong nangyayari dito, Mildred? Sisay, nag-aaway ba kayo? Kunot noong tanong ng Tita Ason sa dalawa. Ngunit sa halip na matinag sa tanong na iyon ng ginang ay nagpatuloy lang ang dalawa sa matalim na pagtitinginan. Maging si Yaya Minda na kahit hindi alam ang nangyayari ay gusto nang awatin ang dalawa. Gusto mo ng sagot? Ha, Sisay? Gusto mo? Sige. Dahil gusto mo, ibibigay ko. Hindi naman ako madamot eh. Oo. Tama ka. Masarap nga si Ross. Masarap ang ex mo. Pero ang totoo, siya naman talagang mas nasarapan sa akin. Kaya hindi niya ako tinantanan. Hindi na siya umawalay sa akin. Dahil ako ang tunay na nakakapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Ano? Ayos na? Masaya ka nang malaman na ahas ako? Oo. Ahas ako, Sisay. Ahas ako. Pasigaw na sabi ni Mildred. Hanggang sa parsahan na siyang nasampal ng malakas ni Sisay na ikinabigla naman ni Tita Ason at Yaya Minda. Sisay! Malakas na sabi ni Tita Ason tsaka umawat na sa dalawa. Ahas ka! At mabuti naman at aminado ka doon. Wala kang kwenta, Mildred. Naging mabuti ako sa'yo. Halos lahat ng meron ako. Hindi ko hinayaan na wala ka. Pati ba naman sa boyfriend, gusto mo pang hati pa rin tayo? Alam mo kung anong tawag dyan? Wala kang utang na loob. Makapal ang mukha at manggagamit. Mariing sambit ni Sisay kay Mildred. Mabilis siyang napagbuhatan ng kamay ng kanyang Tita Ason. Hoy, Sisay! Ano mo yung walang kwentang bagay na pinagtatalunan niyong dalawa ni Mildred, wala ka pa rin karapatan na pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Baka nakakalimutan mo, Sisay. Wala ka sa kinaroroonan mo ngayon kung hindi dahil sa akin. Kung hindi ako nagparaya kay Rafael. Naaman ni Sisay na kapatid ni Ason na makapagtapos ng kolehiyo, wala kang tinatamasang yaman ngayon. Nang dahil sa akin, dahil sa pagpaparaya ko, kaya narating ni Rafael ang meron siya ngayon. Kung hindi ako nagparaya bilang ate niya, baka sa basurahan ka napupulutin ngayon. Kaya huwag kang masyadong mayabang, Sisay. Wala kang karapatan na tratuhin ng ganyan si Mildred. Dahil patas lang kayo. Hindi niya kailangang manghingi sa'yo. Dahil natural lang na kung anong meron ka, ay meron din dapat siya. Pati ba sa taong minamahal, Chang Ason? Pati ba kay Ross, dapat hati rin kami? Kilala mo ako, tita. Wala akong ipinagdamot sa inyo. Lalong-lalo na sa kanya. Dahil kayo na lang ang pamilya ko. Kayo lang sinusunod ko eh. Pero tita naman, pati ba naman sa ginawa niya sa akin na malinaw naman na inaamin niyang pang-aahas niya ay kukonsintihin niyo pa rin? Tita naman! Umiiyak na sabi ni Sisay. Sumabat na rin si Mildred. Si Ross ang lumapit sa akin at hindi ako. Hindi ko siya nilandi.
Bakit hindi mo matanggap? Kasi hindi ka naging mabuti at sapat na girlfriend sa kanya? Ganon? Kaya nagsisisi ka ngayon. Ayaw na sa'yo ni Ross. Kaya tanggapin mo na lang kesa mag-hysterical ka pa dyan. Dahil hindi mo na mababago ang nangyari. At saka, bakit ba akong inaaway mo? Si Ross ang kausapin mo dahil siya naman ang nag-iaya sa akin kagabi. Bisit ka. Pagalit na sabi ni Mildred at saka tumalikod na sa kanila at padabog na nagtungo sa kanyang kwarto. Sumunod na rin si Ginang Ason pero nag-iwan siya ng isang matalim na tingin kay Sisay. Dala ng matinding emosyon at sakit na nararamdaman ni Sisay ay nagawa niya iyon. Nagawa niyang saktan ng physical si Mildred na hindi naman lubos maisip ni Nayaya Minda at Tia Ason na magagawa niya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ma'am Sisay, ano bang nangyayari sa inyo? Habol-habol siya ni Yaya Minda at saka hinagod-hagod ang likod ni Sisay. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, Yaya. Kaninang umaga lang ito nagsimula eh. Pakiramdam ko hinang-hinana ako. Ilang sandali pa eh, lumuwag ang mga mata ni Yaya Minda na tumingin kay Sisay. Ma'am Sisay, hindi kaya buntis ka? Nang dahil sa matinding emosyon at sakit na nararamdaman, nagawa niyang saktan ng physical si Mildred na hindi naman lubos maisip ni Nayaya Minda at siya Ason na magagawa ni Sisay. Anak, Sisay, halika at yayakapin kita. Alam kong napakabigat ngayon ang nararamdaman mo. Sige lang, iiyak mo lang yan para mamaya o bukas ay gumaan ang pakiramdam mo. Sige lang. Pag-amo ni Yaya Minda kay Sisay. Iyak lang ng iyak si Sisay habang nakayakap kay Yaya Minda niya. This is what she really needs right now. A comforting arms and shoulders. Sa isip ni Sisay, mabuti na lang ay nariyan si Yaya Minda. Wala rin kasi siyang ibang kaibigan na masasandalan at matatakbuhan sa tuwing kakailanganin niya ng karamay at kausap. Si Yaya Minda ang laging nariyan para sa kanya. Simula noon pa lamang kaya naman ay may malaking bahagi na talagang matanda sa kanyang buhay. Nang sumunod na araw, ilang araw ding walang gana si Sisay kaya nasa kwarto lang siya at nagmumukmok. Hanggang sa maisipan niya na tanggapin ang alok na kasal kay Troy. Ilang gabi niya rin iyong pinag-isipan. Sa isip niya, total, wala na rin naman siyang ibang alalahanin at iisipan pa. At total, wala na rin naman sila ni Ross ay magpapakasal na lang siya kay Troy. Gusto rin niya makabawi sa dati niyang nobyo na kaya rin naman niyang magmahal at sumama sa ibang lalaki. Kahit ang totoo ay umiikot lang talaga ang mundo ni Sisay kay Ross noong sila pa. Mabuti naman at naisipan na rin bumaba ng mahal na prinsesa. Pasaring ni Ginang Ason kay Sisay habang pababa ito ng hagdan. Malamig ang reaksyon ng mukha ni Sisay na nakatingin sa kanilang dalawa ni Mildred. Tita Ason, let's talk. Seryosong sabi naman ni Sisay. Kaagad naman nagkatinginan sina Mildred at Ginang Ason. Napataas pa ang kilay ng mga ito at nagtaka kung bakit biglang gusto silang makausap ni Sisay. Para malaman ay tumangu na lamang si Ginang Ason na nakataas pa rin ang isang kilay. Okay, sa beranda na lang tayo, sagot ni Ginang Ason. Nang makarating na sila sa beranda ay naupo na silang tatlo at huminga naman ng malalim si Sisay. Tita Ason, gusto ko lang madaliin ang kasal. Kung kinakailangan ay bukas. Bukas na bukas, papakasal din ako. Diretsang sabi ni Sisay. Tila nga buo ng desisyon ng dalaga. Siguradong sigurado na siya sa kanyang sinabi. Sigurado na siya na makasal na kay Troy kahit pa hindi niya ito nakikita o nakikilala ng personal. Nagbabakasakali rin kasi siya na baka sa ganoong paraan ay makalimutan niya na si Ross na makapagsimula na siya ng panibago na hindi na ito iniisip pa. Muli namang nagkatinginan si Mildred at Ginang Ason. Pasimple pang napangisi ang Ginang dahil sa loob-loob niya, sa wakas pumayag na rin si Sisay. Kinailangan lang pala niya na masaktan para lamang tanggapin ang kasal na iyon. Sigurado ka na ba? Dahil kung yan ang hiling mo, bukas na bukas din eh, pwede ko nang sabihin kay Troy na pumapayag ka ng maikasal sa kanya. Uwi ka ni Ginang Ason sa istriktang boses pero kalmado pa rin.
Tahimik lang si Mildred pero sa loob-loob niya ay nagbubunyi na siya sa galak dahil sa wakas ay solong-solo niya na talaga si Ross. Opo, sigurado na ako at buo ng desisyon ko. Ipakasal niyo na ako sa kanya, bukas mismo, at huwag nang papatagalin pa. Matalim na sabi ni Sisay sabay tingin kay Mildred na sabay iwas naman ang tingin sa kanya. Okay, if that's what you want, my pamangkin. Bukas na bukas din ay ikakasal ka na kay Mr. Troy. Taas kilay at nakangising sabi ni Ginang Ason. Samantala, nang tatayo na sana si Sisay ay bigla siyang otomatikong napabalik sa pagkakaupo dahil nakaramdam siya ng hilo. Napahawak pa siya sa kanyang ulo at napapikit dahil para bang biglang umikot ang mundo niya at nawala ng balanse. Sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lang lumiyok ang kanyang sikmura na nakakaramdam na ngayon ng pagsusuka. Are you okay, Sisay? Tanong ni Ginang Ason. Hindi na nagawa pang sumagot ni Sisay at dali-dali nang tumayo at nagtungo na sa malapit na banyo habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang bibig. Halos habol hiningang sumuko naman si Sisay. Pagkasuka ay mabilis siyang pinihit ang gripo at saka isinahod ang kanyang dalawang palad sa umaagos na tubig at saka hinilamos iyon sa kanyang mukha. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Mahinang sabi ni Sisay habang kinakausap ang kanyang refleksyon doon sa may salamin. Nakatitig siya sa kanyang itsura na namumutla. Sa isang iglap ay bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Habol hininga pa rin siyang nakatingin doon. Wala pa naman akong kinakain ngayong umaga pero bakit ako nasusuka? Shit, ang sakit pa ng ulo ko. May maluba kaya akong sakit? Ano po yung nangyayari sa akin? Magpa-check up na lang kaya muna ako sa doktor. Kaso baka hindi ko naman magustuhan ang sasabihin niya kaya wag na lang siguro. Patuloy na sabi ni Sisay sa kanyang sarili. Mas lalo ngang sumakit ang kanyang ulo kapag iniisip niya naman. Kaya minabuti na lamang niya na magpahinga. Total, bukas din ay matatali na siya kay Troy. Sa kanyang paglalakad papunta sa kanyang kwarto ay bigla siyang nakaamoy ng kung anong niluluto ni Yaya Minda kaya bigla siyang natigilan. Yaya, ano yung niluluto mo? Ang baho! Nakasimangot na sabi ni Sisay habang pisil-pisil ng kanyang daliri ang kanyang ilong. Ano ka ba? E pork sinigang lang naman to, yung paborito mo. Sagot naman ni Yaya Minda. Napatingin pa ito sa asta ni Sisay na hindi maipintang mukha na para bang masusuka pa. Sinigang? Eh, ba't yan? Parang ang baho ngayon. Itigil mo na nga yan, Yaya. Talagang bumabaliktad ang sikmura ko. Nangihinang sabi ni Sisay tsaka umupo muna saglit. Maya-maya pa ay nakaramdam na naman siya ng pagkulo ng kanyang sikmura kaya naman tumakbo na naman siya sa malapit na sink na nandoon at tsaka sumuka. Ma'am Sisay, ano po bang nangyayari sa inyo? Habol-habol siya ni Yaya Minda tsaka hinagod-hagod ang likod ni Sisay. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Yaya, kaninang umaga lang to eh. Hinang-hinana ako. Nanghihinang sabi ni Sisay. Ilang sandali pa ay lumuwag ang mga mata ni Yaya Minda na tumingin kay Sisay. Ma'am, Sisay, hindi kaya buntis ka? Nanlalaki mga mata na tanong ni Yaya Minda kay Sisay. Bigla namang natigilan si Sisay maging ang mundo niya. Na hindi ito pumasok sa kanyang isip hanggang sa naalala niya yung lalaki. Yung lalaking nakasama niya noong nakaraang gabi. Muntik na nga niya iyong makalimutan dahil sa sobrang pag-iisip niya sa paghihiwalay nila ni Ross. Alam niyang may nangyari sa kanila noong lalaki. At kung sakaling buntis nga siya ngayon, at iyon ang ama, isang malaking problema na naman to. Anong sinasabi niyo? Buntis ako? Hindi to maaaring mangyari. Mahinang sabi ni Sisay habang nakatingin ng diretso sa kawalan. Samantala, sa mansyon naman ni Troy ay naroon siya at kasalukuyang naglalaro ng golf. Senyorito Troy, nakatanggap na po ulit kami ng mensahe mula sa mga Milanos. Apelido ni Sisay. Gusto niyo ho bang sabihin ko rito? Bungad ang sekretarya ni Troy na si Felicity. Huwag mo nang sabihin. Sabihin man na lang kung tungkol saan.
Malamig na sabi ni Troy habang abala pa rin sa paglalaro. Tungkol po sa magiging kasala ninyo ni na Mr. Chamelanos, matutuloy na raw po at bukas na raw po kaagad. Natigilan bigla si Troy at halos malaglag na ang kanyang panga. Malapit na magkaibigan ang mga magulang ni na Troy at Sisay. Mga bata pa lamang sila ay nagkakilala na silang dalawa. Ngunit dahil napakatagal na noon at nawala na rin ang komunikasyon ng kanika nilang mga magulang sa isa't isa, ay hindi pa rin sila nagkitang muli. Noong huli silang nagkita ay 8 taong gulang pa sila noon, nang iligtas ni Sisay si Troy mula sa mantika ng pagkahulog sa taas ng treehouse nito. Simula noon ay hindi na naalis si Sisay sa isipan ni Troy. Kaya naman bago mamatay ang mga magulang ni Sisay, ay muli nilang hiniling sa mga magulang ni Troy na magkita silang muli, na tulungan si Sisay sa pagsalba ng kanilang negosyo at kumpanya at matutupad at mangyayari lamang yon kapag naikasal silang dalawa sa isa't isa. Kaya nang mamatay ang mga Melanos, ay si Tita Asona ang humawak ng lahat. Si Mildred nga rin ang ikakasal dapat kay Troy, pero umayaw lang sila nang malaman nila na pangit daw ang ugali at itsura ni Troy. Kaya kay Sisay nila ito pinasa. Noong si Sisay pa kasi at si Ross ay hindi na talaga nagawa pa ni Sisay na tumingin pa sa ibang lalaki. O kumilalaman lang ng iba dahil para sa kanya, si Ross lang ay sapat na. Sinadya rin ni Troy na huwag na munang magpakita muli sa mga ito. At ang balak talaga nila ay sa mismong kasal na nila ni Sisay siya magpapakita sa kanila. Sa kabilang banda, humindo na muna si Troy sa paglalaro at saka umupo muna roon sa may bench. Sige, Felicity. Sabihin mo sa kanila na dito sa mansion ko gaganapin ang kasal. Makakaalis ka na. Wika ni Troy at mabilis namang sumunod ang kanyang sekretarya. Pumayag na pala siya. Malakas ang kutob ko na iisa lang sila ng babae na kasama ko noong nakaraang gabi. At kung sakaling iisa nga sila, hindi na magiging mahirap pa sa akin ang muling ipakilala sa kanya kung sino talaga ako. Sad naman ni Troy sa kanyang sarili, sabay inom ng tubig. Tila pabor na pabor nga si Troy sa magaganap na kasalan dahil matagal na rin siyang may lihim na pagtingin kay Sisay. Noong panahong iniligtas siya nito mula sa muntikan ng pagkakahulog noon sa treehouse. Nang sumunod na araw, tila ba ordinaryong araw na lamang ito kay Sisay. Nag-alarm siya ng alas 5 ngunit nagising naman siya ng alas 9 kahit ang usapan ay alas 8 ang magiging kasal. Sibilang naman at hindi magkarbo kaya mabilis lamang matatapos ang seremonyas. Sisay! Abay, kailan mo ba balak bumangon? Baka nakakalimutan mo na ngayon ang kasal mo. Hindi ka naman ganyan gumising dati ah. Noon ay nauunahan mo pa nga ang mga manok na pumulas. Ipapaalala ko lang sa'yo ha? Ikaw ang nagbolontaryo nito kaya ako nagsisisi ka na ngayon sa disis. Oo na tita. Babangon na ako. Tinatamad naman na bumangon si Sisay dahil mas nakakagising naman talaga ng alarm clock ang bunganga ng kanyang Tita Ason. Pupungas-pungas pa ang kanyang mga mata na animoy, kulang na kulang pa sa tulog ngayong alas 5 pa nga lang kahapon ng hapon ay tulog na siya. Dalian mo na ang kilos mo riyan at isang oras na tayong late. Kanina pa tumatawag ng tumatawag ang sekretarya ni Sir Troy at tinatanong kung nasaan na tayo. Huwag mong babaliwalain ang araw na to dahil sa kanya nakasalalay ang pag-angat muli ng kumpanya natin. Kung ayaw mong ma-disappoint ang mga magulang mo sa kabilang buhay ay gagawin mo ang sa tingin mo ay tama. At ang tama ay bumangon ka na riyan dahil kung wala kang pakialam sa oras, pues time matters to Mr. Troy. Kaya hala, bumangon ka na at bilisan mo ng kilos. Pagalit namang sabi ni Ginang Ason kay Sisay. Huminga na lamang ng malalim si Sisay at pagkalabas ng ginang sa silid niya. Kahit masama ang pakiramdam ay kinailangan pa rin ni Sisay na kumilos at bumangon dahil ngayon ang araw na itinakda na siyang maikasal kay Troy. Nang matapos siyang makaligo ay pinuntahan na rin siya doon ni Yaya Menda upang tulungan siya sa pag-aayos. Ma'am Sisay? Oh, Yaya Menda, ikaw pala yan. Tuloy po kayo. Sabi ni Sisay. Kasalukuyan ito nakaupo sa harap ng vanity mirror at nagsusuklay. Napakagandan po sa iyo ng puting bestida na yan. Habang pinaplansya ko nga yan ay hindi ko mapigilang mapaluha. Kwento ni Yaya Menda at lumapit sa likuran ni Sisay. Siya na rin ang nagsuklay sa buhok nito. Bakit naman po? Takang tanong nito.
Abay, bakit naman hindi ko mararamdaman yon? Eh, ang akin nag-iisang alagang unika iha ay ikakasal na at mag-aasawa na. Saksi ko ang bawat paglaki mo, kaya naman sobrang emosyonal ako ngayon na malaki ka na talaga. Maya-maya ay yung magiging anak niyo ni Sir Troy ang aalagaan ko. Ang tanging hiling ko lang sa'yo, dahil ikaw ay anak na rin ang turing ko sa'yo, sana'y matagpuan mo ang tunay na kaligayahan. Yung hindi ka nasasaktan at dolokohin. Alam ko naman ang hirap na pinagdaanan mo mula nung mamatay ang mga magulang mo hanggang ngayon na maghiwalay kayo ni Sir Ross. Wala akong ibang hiling at hangad sa'yo kundi matagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. At sana naman ay matagpuan mo na yon sa katauhan ni Sir Troy. Basta, lagi lang nandito si Yaya Minda, ha? Hanggat nabubuhay ako, malakas pa ang katawan. Hindi ako hihinto sa pagsiservisyo sa'yo dahil yan din ang ipinangako ko sa mga magulang mo bago sila mamatay. Aalagaan kita't hanggang kaya ko. Dati-dati hinahabol lang kita dyan sa sala at nakikipaglaro ka pa sa akin. Pero ngayon lumaki ka na ng isang magandang dalaga. Pasensya na kung masyadong emosyonal ngayon si Yaya Minda, ha, anak? Natutuwa lang kasi ako't nagagalak na makita kung suot mo ng puting bestida na yan. Napakaganda mo. Kumukhang kamukha mo ang mommy mo. Naiiyak na sabi ni Yaya Minda kay Sisay. Hinawa ka naman ni Sisay ang kamay ni Yaya Minda na nakatuon sa kanyang balikat at saka tumingin sa refleksyon nito doon sa salamin. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sisay, siya nga pala. Ayos na bang pakiramdam mo? Kasi diba tuwing umaga ka na lang laging nagsusuka? E tapos may times pa na pihikan mo sa pagkain. Minsan naman ay magana. Oh no. Don't tell me. Don't tell me buntis ka. Bulala si Mildred. At sa harap pa talaga ni Troy nila ito sinabi at pinag-usapan. Maging si Troy na pahinturin sa pagkain at napatingin kay Sisay. Yaya Minda, huwag na po kayong umiyak. Sigurado naman po na babalik rin po ako rito dahil sigurado hindi pa kami magkakasundo nung Troy. At saka po, gusto ko rin malaman ninyo na napakaswerte ko po dahil merong isang katulad ninyo sa buhay ko. Mahal na mahal ko po kayo, Yaya Minda. At kayo po ngayon ang pinaghuhugutan ko ng lakas. Dahil ho sa inyo, kaya ho lumaki rin akong matapang at malakas ang loob. At ipinapangako ko rin po na hanggat nabubuhay po ako, sisiguraduhin ko na matutugunan ko rin ang mga pangangailangan ninyo. At ako na rin ang bahala sa pamilya ninyo sa probinsya. Pamilya na rin ang turing ko sa inyo at hindi na iba. Kaya maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. At mahal na mahal ko rin po kayo. Makabagbag damdamin namang sabi ni Sisay. Nang matapos sila doon ay lumabas na rin sila sa may parking at naghintay na sinaginang Ason at Mildred. Mom, kailangan ko po ba talagang sumama? Ayoko makakita ng pangit ngayon at saka may date pa kami ni Rosa, no? Irritableng sabi naman ni Mildred sa kanyang ina habang hinihintay sa sasakyan si Sisay. Tumahimik ka, Mildred. Nararapat lang na nandoon ka para kunwari todo support talaga tayo. Kailangan nating mas ipakita yon sa atin ngayon dahil mukhang sumisipsip yung katulong na si Minda. Baka mamaya sa kanya pa mapunta lahat ng tot, walang itira sa atin si Sisay. At saka huwag mo nga siyang masyadong kinakalaban. Alam ko nakakainis talaga yung si Sisay. At kahit ako ay inis na inis rin sa kanya. Pero nagtitimpi lang ako. At yun ang kailangan mong matutunan, ang mag-control. Dahil anumang oras ay pwede niya na tayong palayasin dito at kapag nangyari yon ay lalo tayong magsasawalat wala. Kaya hanggat maaari ay maging mabait ka naman. At mas kailangan nating sumipsip sa kanya ngayon. Anigi ng Ason. Kaya kahit ayaw ni Mildred at labag sa kanyang loob ay wala pa rin siya magagawa dahil sa plano nilang mag-ina. Kaya naman kung kinakailangan niyang magbait-baitan ay gagawin niya na. Matuwa lang sa kanila si Sisay. Fine, Mom. Supladang sagot naman ni Mildred sabay irap. Maya-maya pa ay dumating na din doon si Sisay kasama si Yaya Minda. Yaya Minda, sigurado ka ba na ayaw mong sumama? Tanong ni Sisay kay Yaya Minda. Hinawa ka naman ng matanda ang kamay ni Sisay. Oo anak, ayos lang ako. At baka mamaya ay doon pa ako umiyak at mas maging emosyonal. Basta, ang tanging hiling ko lang sa'yo
ay maging maligaya ka. O siya, sige na. At paniguradong kanina pa naghihintay sa'yo si Sir Troy, mag-iingat kayo, ha? Maluhaluhang paalam ni Yaya Minda. Sa halip na tumugon ay pasimple lang siyang inirapan ni na Mildred at ginang ason tsaka nagbigay ng isang peking ngiti. O siya, sige ho, mauna na kami, Yaya Minda. Nang makapamaalam ay umalis na rin si Nasisay at nagtungo na kina Troy. Sa isang magara at prestiyosong subdivision pumasok ang sinasakyang sasakyan ni Nasisay. Mayaman din naman sila pero hindi ganitong ubod ng yaman. Nakapasok na one time si Sisay sa subdivision na to nang maimbitahan siya ng isa sa kanilang investors noong debut ng anak nito. Habang sina Mildred naman at ginang ason ay ngayon palang nakapasok dito kaya hindi nila mapigilan na mapangamangha. Habang si Mildred naman ay pasimpleng napahagikik. Mayaman nga, pangit naman. Mahina niyang sabi ngunit hindi pa rin niya nakalampas sa pandinig ng kanyang ina kaya naman nasiko siya nito. Aray, mapanakit ka mami ah! Nakangiwit naman na sabi ni Mildred. Itahimik mo nga yung bibig mo. E paano kung marinig ka ni Sisay? Baka umurong pa. Mahina at tigil na lamang na sabi ng kanyang ina. Hindi na sumagot pa si Mildred pero nakabusangot pa rin ang kanyang mukha. Halos lahat ay nadaanan nilang bahay ay malalaki at tila ba mga bahay sa ibang bansa. Pangbinlunaryo lang talaga ang subdivision na yon na may mga bahay na nagmistula ng palasyo sa sobrang laki at lawak. May mga mayayaman at mga kilala pang ang politikong nakatira doon dahil sa harap ng bahay nila ay maraming bodyguards na nakapaligid doon at ang mga iyon ay armado pa. Nang marating na nila ang mala-American style na bahay na pinaghalong beige at black ang kulay ng pintura, ay doon na huminto ang kanilang sasakyan. We're here at Bonaflores Residence. Nakangiting sambit na manigin ang ason at isa-isa na silang bumaba ng sasakyan. In fairness, I love the color and the designs of the house. Ang lakas kagwapo ng nakatira. Sami ni Mildred sa baytawa ng makahulugan kaya naman pinandilatan siya ng ina. Sisay, ready ka na ba? Nariyan na rin daw sa loob ang judge na magkakasal sa inyo ni Mr. Troy. Kaya be confident ka lang, ha? Be nice to Mr. Troy, okay? Let's go inside. Yaya ni Ginang Ason na tuluyan na silang pumasok sa loob. Ang totoo ay wala talagang kaba sa puso ngayon ni Sisay dahil ang nararamdaman niya ngayon ay matinding lula at tila ba may hinahanap na gustong kainin. Samantala, sa loob naman ay naipaalam na ni Felicity kay Troy na nariyan na ang mga Milanos. Sir Troy, nariyan na po sila. Kalmadong sabi ni Felicity. Nakatatlong baso na ng wine si Troy habang hinihintay sina Sisay. At ngayon nga, sa wakas, ay makikita niya nang muli ang babaeng nagligtas sa kanya noong mga bata pa sila at ang babaeng nakasiping din niya noong nakaraang mga gabi. Sige Felicity, ihanda niyo na mga kakailanganin at sabihin na rin sa judge na magsisimula na tayo. Seryosong utos ni Troy at kaagad namang sumunod ang babae. Pagkalabas ni Felicity ay sinunod niya kaagad ang mga utos ni Troy at saka tinungo na rin ang mga Milanos upang samahan ang mga ito at sa silid na pagdadausan ng kanilang pag-iisang dibdib. Miss Trish Milanos? Bungad ni Felicity. Yeah, I'm Trisha. So, where's my groom? Tinatamad na sabi ni Sisay. Pinapupunta na po kayo ni Sir Troy sa silid ng pagdadausan ng inyong kasal. Naghihintay na rin po doon ang judge na magkakasal sa inyo. Tara na po, sasamahan ko na kayo doon. Magalang na sabi ni Felicity. Tumungo na lamang si Sisay at sumunod na lamang sa babae. Habang si Mildred naman ay talagang hindi maitatago ang kanyang patawa-tawa na animoy nang aasar pa. Panay naman ang puna sa kanya ni Ginang Aso na kanina pa rin inis na inis sa inaasta ng kanyang anak. Hindi kasi mapigilan ni Mildred na hindi mapatawa dahil ang alam niya talaga ay pangit itong si Troy at ubod ng sungit at sama ng ugali. Kaya naman sabik na sabik siyang makita ang magiging reaksyon ni Sisay sa oras na makita ang kanyang mapapangasawa. Nasa ikalawang palapag ang silid na iyon kaya naman ang marating na nila iyon ay pumasok na kaagad sila doon. Nandoon na nga ang judge. Si Felicity at ang groom at mapapangasawa ni Sisay na si Troy Buenaflor. Nakatalikod pa ito kaya hindi pa nila makita ang itsura. At nang marahan na itong humarap kina Sisay ay doon na sabay-sabay ng laki ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwala si Mildred na ganito pala itong kagwapo.
Ibang-iba sa inaasahan niya na pangit at malupit. Kaya pa naman siya natatawa kanina ay para makita ang magiging reaksyon ni Sisay kapag nakita na ang pangit nitong itsura. Iyon pala ay sobrang gwapo nito. Halos malaglag ang kanyang pangat na paawang pang kanyang bibig sa kanyang natutunghayan ngayon. Nakaramdam din siya ng labis sa pagsisisi dahil dapat ay siyang ikakasal dito. Ngunit dahil nga sa akala niya ay pangit ito, ay hindi siya pumayag. Bagkos ay pinasa niya kay Sisay. Hinayang na hinayang si Mildred. E di sana ay may asawa na siya ngayon. Hindi lang ubod ng yaman kundi ubod din ng gwapo. Sa kabilang banday nakatunga nga rin si Sisay kay Troy. Hindi dahil sa parehong dahilan na katulad ng kay Mildred na nagagapuhan dito ito, kundi dahil ito rin ang lalaking nakasipin niya noong nakaraang gabi. Sa kanya niya isinuko ang kanyang pagkababae at hindi siya pwedeng magkamali rito. Ikaw? Mahina at nauutal na sambit ni Sisay. Marahan na rin siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Troy habang titig na titig sa lalaki. Nang makarating na siya sa harap ni Troy ay hindi pa rin niya maiaalis ang kanyang tingin doon sa lalaki. Hindi siya makapaniwala na ito rin pala siya. Na kung sakaling buntis nga siya ay siya rin naman pala talaga ang magiging ama ng bata. Kaya naman napapailing na lamang si Sisay sa mga nangyayari. Ikaw? Ikaw yung lalaki, hindi ba? Nauutal na tanong ni Sisay. Nakatitig lang kay Sisay at saka nagbigay pa ng isang maluwag at nakakaakit ng mga ngiti. Hindi naman maipaliwanag ni Sisay ang kanyang nararamdaman hanggang sa matagumpay nang natapos ang seremonyas. Nagpahanda rin si Troy ng isang simpleng salo-salo para sa kanilang lahat. Sir Troy, ang pogi niyo pala. Congrats dahil sa wakas ay natuloy na rin ang kasal niyo ng pamangking kong ito, si Sisay. Panimula ni Ginang Asuan sabay tingin kay Sisay na animoy, pasal na pasal pa sa pagkain. Ang makakita kasi ito ng hipon at mangganghinog sa may mesa, pakiramdam niya ay nagbuni ang kanyang sikmura kaya nilantakan niya iyong kaagad. Sisay, magdahan-dahan ka naman sa pagkain, nakakahiya sa asawa mo. Pilit na sabi ni Ginang Asuan kay Sisay na merong pekeng mga ngiti. Pasimple namang napangiti si Troy. No, Mrs. Asuan, that's okay. Huwag mo siyang pigilan. Kayo rin, just enjoy the food. Para sa inyo talaga lahat ng yan. Nakangiting bika naman ni Troy. Napatingin naman sa kanya si Sisay at pinasingkit ang kanyang mga mata, tanda ng kanyang pagngiti sa binata. Napailing na nga lamang si Ginang Asuan habang nagtitimpi. Anyway, Sir Troy, mag-isa ka lang ba rito? Paunang tanong naman ni Mildred. Bahagyang umiti naman si Troy. Yes, pero starting today may kasama na ako. Sagot ni Troy sabay tingin kay Sisay. Habang si Sisay naman ay tila wala namang pakialam sa kanilang pinag-uusapan dahil abala siya sa pagkain. Napapansin na nga ito ni Naginang Asuan sa bahay pa lamang nila, lalo na ang palaging pagsusuka ni Sisay sa umaga. Kaya naman may naisip na paraan si Mildred. Dahil isa siyang inggitera, sa lahat ng meron si Sisay ay dapat meron din siya. Muli niyang sisiraan si Sisay para siya nang pumalit na maging asawa kay Troy. Sisay, siya nga pala. Ayos na pang pakiramdam mo? Kasi diba tuwing umaga ka na lang laging nagsusuka, e tapos may times pa na ang pihikan mo sa pagkain, minsan naman magana. Oh no, don't tell me buntis ka! Balalas ni Mildred. Sa sandaling yon ay natigilan si Sisay sa pagkain. Napapansin na rin pala iyon ang mag-ina sa isip niya. At talagang sa harapan ni Troy nila ito sinabi at pinag-usapan. Maging si Troy ay napahinturin sa pagkain at napatingin kay Sisay. Bakit kayo nakatingin sa akin? Hindi ako buntis ha. Magana lang talaga akong kumain ngayon. Palusot pa ni Sisay para pagtakpan ng tensyon. Oh, bakit ka namumutla, Sisay? Nagbibiro lang naman ako. At saka ang harsh naman, diba? Kung alam mong buntis ka tapos nagawa mo pa rin magpakasal kay Troy? It's unfair, right? Pero syempre alam ko namang hindi ka buntis, diba, Sisay? Makahulog ang sabi ni Mildred tapos ay nakangisi pa. Inirapan na lang siya ni Sisay dahil alam naman niya ang gustong mangyari ni Mildred. Nakakita na naman ang gwapo si Mildred kaya gustong sunggapan agad. At halata namang gusto na naman siya nitong siraan at pasamain kay Troy.
Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Troy. Okay. I think kailangan na namin ni Trisha ng time to talk as husband and wife with our future plan. So if you don't mind, maaari na po kayong umalis. Pinapaalis mo na kami? Taas kilay na tanong ni Ginang Ason. Kung inyo pong mamarapatin. Sagot ni Troy sa magalang paring tono. Nagkatinginan na lang silang mag-ina. Total, tapos na rin naman silang kumain kaya naman hindi na rin sila nagtagal pa at umalis na rin. Pagkaalis nila doon ay sinamantala ni Troy ang pagkakataon para masolo naman si Sisay. Still hungry? Tanong ni Troy. Nawala na rin kasi ng gana si Sisay kaya nagbuntong hininga na lamang siya. Ayoko na, wala na akong gana. Tugon naman ni Sisay sa tinatamad na boses. Come on, may papakita ako sa iyo sa taas. Nakangiting yaya ni Troy kay Sisay. Ano naman yun? Takang tanong ni Sisay kay Troy. Basta, halika na, para makita mo. Out of curiosity ay sumama na rin si Sisay. Alam niyang anak ito ng mga kaibigan ng kanyang mga magulang at nung malaki na siya, saka pa lang niya ito nalaman. Kaya hindi pa niya talagang nakikita ang itsura no ni Troy nung bata pa siya. At hindi niya alam na ang bata pa lang niligtas niya noon ay ang lalaki na asawa niya na ngayon. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ng bahay kung saan ang silid ng kanilang tutunguhin ay sandaling huminto si Sisay. Bakit ka huminto? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Troy. Wala naman. Sinusubukan ko lang ihanda ang sarili ko dahil baka mamaya kung ano-anong sorpresa nasa loob ng silid na yan. Sagot naman ni Sisay. Nginitian lamang siya ni Troy. Ilang sandali pa ay unti-unti na rin pinihit ni Sisay ang doorknob ng pintuan ng kwarto. Nang mabuksan niya ito ay bumungad sa kanyang mga imaheng ipininta na nakadisplay doon sa silid. Ang iba naman ay nakadikit na sa dingding na may malaki at maliit na mga detalye. Napamangha nga si Sisay na mapagmasdan niya ang buong silid na malawak at malaki kumpara sa isang normal na kwarto ng mayayaman. Nang maihakbang niya ang kanyang mga paapakiramdam niya ay namamasya lamang siya sa loob ng isang museum. Hindi nga malaman ng mga mata ni Sisay kung saan siya titingin. Magagandang mga painting sa talagang walang maitulak kabigin. Kahit wala siyang alam sa arts ay masasabi niyang tila professional talagang gumuhit ng mga iyon. Magagaling ang mga kamay at malawak ang imahinasyon. Ang gaganda! Collections mo pala ang mga paintings? Saad ni Sisay habang hinahapos pa ang isang frame na nakasabit doon sa may dingding. Yes, collections and hobby, sagot naman ni Troy. Hobby? Kunot noong tanong naman ni Sisay dahil sa pagtataka. OMG, don't tell me ikaw ang nagpaint ng lahat ng to. Hindi naman makapaniwalang tanong ni Sisay at nginitian lang siyang muli ni Troy. Oh, hindi nga. Gawa mo ba lahat ng to? Pangungulit pa ni Sisay. Yes, oo, gawa ko lahat ng yan. Sagot ni Troy. Lalo namang namangha si Sisay. Wow, ang talented pala ng napangasawa ko. Ang galing ah. Nakakabilib. Sabi pa ni Sisay. Patuloy lang din siya sa paghakbang habang nagkukwento. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Tapos, may nangyari sa atin, hindi ba? Nauutal na tanong ni Sisay. Yes, may nangyari nga sa atin. Pero, ako lang ba? Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin na ikaw lang ba? Are you thinking na after mo, nagpagalaw pa rin ako sa ibang lalaki? FYI, Mr. Benaflor, virgin pa ako nung makuha mo ko. Kahit nga sa ex ko, hindi ako nagpagalaw eh. Kaya don't judge me na nagpapagalaw ako sa ibang lalaki. Alam mo ba nung bata pa ako, siguro mga 8 taong gulang ako nun, may nakilala akong batang lalaki. I mean, nakita pala. Kasi hindi ko naman itanong yung pangalan niya. Malapit kasi sa bahay namin ay may treehouse. Doon ko siya nakita. May hawak-hawak siyang isang makapal na notebook at lapis tapos nakaupo siya sa may edge ng bahay kaya nakalawit yung paa niya sa baba. Siguro ay nagulat siya sa akin nung makita niya ako kaya naman nung akmang tatayo na siya ay parang gumewang ang kanyang mga paa. Mabuti na lang at sinapian ako ni The Flash noon kaya
Mabilis ako nakaakyat sa taas at nahila kong kamay niya. Nang mailigtas ko siya, sakto namang dating ng yaya niya kaya hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon para magkakilala. Pero ang hindi niya alam, nakita ko yung ginuguhit niya. At alam mo ba kung anong nakaguhit? Ano? Eh di ako. Ako palang ginuguhit niya. Ang galing nga eh. Di pa man tapos ang drawing na yon, ay alam kong ako yon. Kuhang-kuha niyang itsura ko. Pagmamalaki pa ni Sisay habang nagkukwento. Nang makarating na sila sa may padulo ng silid, ay doon na unti-unting napakunotang noon ni Sisay. Ang nakikita niya na nakaguhit sa may mismong dingding ay isang tree house. Tree house na katulad sa tree house na pinagligtasan niya noon sa batang lalaki. As in, ganong-ganon. Kaya naman nagsimula ng maguluhan si Sisay. Paano? Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang sa lalong napaawang ang kanyang bibig nang makita niyang isang piraso ng papel na naka-frame na may nakaguhit na batang babae. Hindi nga maaaring magkamali si Sisay sa hinihinala niya ngayon. Siya ang batang yon. Ngunit biglang may umusbong ng mga katanungan sa kanyang isipan. Bakit siya naroon? Iyon din mismo ang guhit na nasa isip niya noon sa notebook ng batang lalaki kung saan siya ang ginuguhit nito. Do you still remember this drawing? Seryosong tanong ni Troy. Nakatitig pa rin si Sisay sa mga larawang yon. Malalim niyang iniisip na kung bakit naroon yon at kung sino nga ba talaga si Troy Bonaflor. Sino ka? Bakit nasa yung peraso ng papel na yan? Habang sinasambit ni Sisay ang mga salitang yon, ay tila ba biglang umikot ang mundo niya. Unti-unti siyang nawawala ng balanse at nagbe-blurred na rin ang paningin niya hanggang sa mapahawak na siya kay Troy at tuluyan ang mawala ng malay. Doc, kamusta ang asawa ko? Bakit bigla siyang nawala ng malay? Nag-aalala lang tanong ni Troy sa doktor. Binigyan naman siya ng isang maluwag na ngiti ng doktor. Sir Troy, huwag po kayo mag-alala. Dahil mga sintomas lang ang mga nararamdaman ni Mrs. Bonaflor, normal lang yan sa nagdadalang tao. Nagdadalang tao? Buntis? Yes, Mr. Bonaflor. Hindi ba kayo nagpapa-check up? Isang buwan na pong buntis ang asawa ninyo. Congratulations po. Medyo sensitive lang ang kanyang pagbubuntis kaya ina-advise ko na inumin niyang mga vitamins na irereseta ko at iwas stress na rin muna para mas maging maayos ang kanyang pagbubuntis. Masayang pagbabalita ng doktor. Mahilig gumuhit at magpinta si Troy, ngunit ngayon ay parang hindi naman maipinta ang kanyang mukha sa kanyang nabalitaan. Hindi na siya umimik pa sa sinabi ng doktor, bagkos ay nagtungo na lamang sa loob ng silid na kinaroroon na ni Sisay na kasalukuyang may malay na ngayon. Alam na rin ni Sisay na buntis siya dahil nakausap na siya ng doktor bago pa man makausap niya si Troy. Hi, how do you feel now? Mahinahong tanong ni Troy tsaka naupo sa may gilid ng kama na kinahihigaan naman ni Sisay. Much better. Hindi malaman ni Sisay kung paanong ipagtatapat sa lalaki ang kanyang kalagayan ngayon. Ngunit, 100% siyang sigurado na si Troy ang ama ng bata. Posible dahil ito pa lang naman ang nakakagalaw sa kanya. Kahit na noong nobyo niya pa si Ross, ay wala naman talagang nangyayari sa kanila. Kaya sigurado siyang si Troy ang ama ng bata. Troy, I have something to tell you sana. Huminga muna ng malalim si Sisay. Kahit alam na ni Troy ang totoo, ay mas gusto pa rin niya na si Sisay ang magbalita nito sa kanya. Go, tell me. I'm pregnant. You're pregnant. Congrats. Then, who's the father? Kalmadong tanong ni Troy. Troy, ikaw yung nakasama ko nung nakaraang gabi, diba? Tapos may nangyari sa atin. Hindi ba? Nauutal na tanong ni Sisay. Oo, ako nga yun. And yes, may nangyari sa atin. But, ako lang ba? Huh?
Anong ibig mong sabihin na ikaw lang ba? Are you thinking na after mo, nagpapagalaw pa rin ako sa ibang lalaki? FYI, Mr. Buenaflor, virgin pa ako nung makuha mo ako. Eh kahit nga sa ex ko, hindi pa ako nagpapagalaw eh. Kaya don't judge me na magpapagalaw ako sa ibang lalaki. Bulalas ni Sisay, sabay halukip-kip ng dalawa niyang braso. I'm not judging you. I trust you, Sisay. At alam ko nagsasabi ka ng totoo. Kahit hindi pa ako magpa-paternity DNA test, alam kong sa akin yan. I know that, Sisay. Because I know you. Nanlamig naman ang mukha ni Sisay nang muli siyang mapatingin kay Troy. Nanumbalik ang mga katanungan niya kanina nung hindi pa siya nawawala ng malay. Teka. Sino ka nga ba talaga, ha? Bakit nasa iyo yung peraso ng papel na nakita ko noon sa bata? Sino ka ba talaga, Troy? Sa mga oras na yon ay naging seryoso na rin si Sisay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Chesha. Ayoko na rin itago pa ito dahil ang tagal ng panahon kong hinintay na mangyaring pagkakataon na ito. Chesha, ako ang batang lalaki na sinagip mo noong mga bata pa tayo. Ako yon, Trisha. Buong pusong pag-amin ni Troy kay Sisay. Tila nga sa buong isang araw na yon ay maraming nangyari. Maraming lumabas na mga revelasyon at maraming mga katanungan ang nabigyan ng kasagutan. Maluhaluhang hinaplos si Sisay ang mukha ni Troy. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon, ngunit isa lang ang alam niya. Kaya siguro ganong kagaan ang kanyang loob sa binata dahil sa meron na pala talaga silang nakaraan. Ikaw? Ikaw ang batang yon? Kaya siguro ganun na lang kagaan ang loob ko sa'yo para bang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Hindi ko maintindihan pero tunay na pinaglaroan man tayo ng tadhana. Bandang huli tayo pa rin ang pinagtagpo. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Kung bakit kay bilis kong naibigay sa'yo ang lahat sa akin gayong hindi ko naman nagawa yan sa aking nobyo nung magkasama pa kami. I'm sorry. I'm sorry for being emotional. I just really couldn't explain my feeling right now. I couldn't believe that this would happen. But I want you to know that right now, matapos ko malaman ang lahat-lahat, I want you to know that I'm happy. I'm happy, Troy. Ang kanina pang nangingislap ng mga mata ni Sisay dahil sa luha ay tuluyan ng pumatak. Kung ang huling pagluha niya ay dulot ng matinding panluloko at pasakit na ginawa sa kanya ng dati niyang nobyong si Ross, ngayon naman ay dulot na yon ng galak at tuwa dahil kay Troy. Sa kabilang banday, niyakap na rin siya ni Troy ng mahigpit na mahigpit. Ilang segundo rin yon pagkatapos noon ay nahinto lamang sila sa momentum nang tumunog ang phone ni Troy. Wait lang, Trisha ha. Sagutin ko lang. Kaagad tumayo si Troy at lumabas ng silid upang sagutin muna ang tawag. Sa kabila ng tagumpay ni Troy ay hindi pa rin talaga mawawala ang mga kaaway at kakompetensya sa negosyo. Palibhasa ay magaling na negosyante si Troy ay marami pa rin ang naiinggit sa kanya at naninira para mapabagsak siya. Sir Troy, maraming investors natin ngayon ang nagsisialisan at kinukuha ng mga shares nila. Nang tanungin ko ang mga dahilan nila, ay iisa lamang silang tinuturo. Sino? Si Don Ricarte ng Gomez Corporation. Hindi na ito ay kinagulat pa ni Troy dahil noon pa man ay alam niya nang ang mga Gomez lamang ang gustong manira sa kanya at magpabagsak ng kumpanya niya. Maruming maglaro si Don Ricarte dahil pinupuro niya ang kalaban nito sa mismong kahinaan nila. Marami na itong nasirang korporasyon ngunit hindi makakapayag si Troy na mapabilang siya sa listahan ng mga nasira nitong kumpanya. Hindi na ako magugulat dahil alam kong noon pa man eh talagang mainit ng koneksyon na nag-uugnay sa aming dalawa. Pero hindi ako matitinag. Hindi niya mapababagsak ang pangalan ko. Maging ang legacy ako. Sige, Felicity. Salamat sa impormasyon. Magpa-schedule ka kaagad ng meeting sa lahat ng mga investors. Susunod ako. Ihahatid ko lang mag-in ako sa rest house. Bigla naman nagtaka si Felicity. Mag-ina po? Takang tanong naman ni Felicity. Yes, ang mag-ina ko. It's a long story, Phil. Bago ko ikwento sa'yo lahat, I'll go ahead.
Sige, sir. Matapos nila mag-usap ay bumalik ng muli si Troy sa loob ng silid. Sisay, sabi ng doktor maaari ka na raw lumabas anumang oras at pwedeng sa bahay na lang bumawi ng pahinga. Ipapaayos ko na rin ang bill para makalabas na tayo. Wika niya. Nag-usisa naman si Sisay. Sino yung tumawag? Tanong ni Sisay. Ah, si Fel. Sinserong sagot naman ni Troy. Naningkit naman ang mga mata ni Sisay. Fel? Sinong Fel? Taas kilay niyang tanong. Si Felicity. My secretary. Kalmadong sagot naman ni Troy. Sandaling natahimik pa si Sisay. Unang araw pa nga lamang nila mag-asawa ay parang nangangamoy sa lasana. Ah, okay. So, Fel, ang nickname niya. Yes? Why? Oh, wait. Are you jealous? Naniliit ang mga matang tanong ni Troy. Umiwas naman kaagad ng tingin si Sisay at ngumuso pa. Kung kanina nga ay namumutla siya, ngayon naman ay namumula na ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Selos? Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos eh? Sekretaryo mo lang naman siya. At saka, nagtatanong lang naman ako para, syempre, dahil asawa mo na ako, kailangan kilala ko ng lahat ng mga taong malalapit sa'yo. Maging ang mga palayo nila. At saka bakit ba? May masama ba pa sa pag-uusisa ako? Nakangusong tanong ni Sisay. Bigla namang napangiti si Troy. Lumapit siya kay Sisay at saka walang pag-aalinlangan na hinalikan sa noo ang asawa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Troy, gumising ka na. Hindi mo kami pwedeng iwan ng anak mo. Hindi ko makakaya, Troy. Gumising ka na. Selos? Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos? Eh, sekretaryo mo lang naman siya, diba? At saka, nagtatanong lang naman ako, syempre, dahil asawa mo na ako. Kailangan, kilala ko na ang lahat ng mga taong malalapit sa'yo, maging ang mga palayaw nila. At saka bakit ba? May masama ba sa pag-uusisa ako? Nakangusong tanong ni Sisay. Bigla namang napangiti si Troy. Lumapit siya kay Sisay at saka walang pag-aalinlangan na hinalikan sa noo ang asawa. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na to. Tapos mambababae pa ako. You're my answered prayer, Sisay. And also that baby. At wala na ako mahihiling pa. So, ikampante mo lang ang sarili mo na ikaw lang. At hindi na ako titingin pa sa ibang babae. Seryoso at sinserong sabi naman ni Troy. Sa mga salitang yon ay kumalma na rin si Sisay at napanatag ang loob na siya lang talaga ang gugustuhin at mamahalin ng kanyang asawa. Matapos ang pag-uusap na yon at nang masettle na ang lahat na dapat isettle sa ospital ay umalis na rin sila. Nang makalabas na si Troy at Sisay sa ospital ay dumiretso na sila sa kanilang sasakyan. Napagpasyahan ni Troy na doon muna niya itigil ang kanyang mag-iina sa kanyang rest house para mas malayo sa gulo na kinahaharap ngayon ng kanyang kumpanya. Balak sana niyang ipaliwanag na lang kay Sisay ang lahat kapag naayos niya na ang dapat ayusin dito sa Maynila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa kahabaan sila ng biyahe patungo sa kanilang rest house sa Tagaytay, ay napansin ni Troy na may kanina pang sumusunod sa kanilang sasakyan. Kaya naman ang ginawa niya ay iniba niya ang kanyang ruta pero nakasunod pa rin sila. Habang si Sisay naman ay kalmado at tahimik lang na nakaupo at walang ideya sa nangyayari. Sigurado si Troy na yung sumusunod sa kanila ay mga tao rin na nasa likod ng paninira sa kanyang kumpanya, ang mga Gomez. Tila bumabalik na ngayon ang dating katauhan ni Troy kapag seryoso, lalo pa sa ganitong sitwasyon. Mas kailangan niya kasi ngayong magdoble ingat dahil kasama niya na ang kanyang mag-ina. Kaya hindi niya mapapatawad si na Gomez maging ang kanyang sarili kung sakali mang may mangyari sa kanilang masama. Ang tanging isip lang niya ngayon ay na kay Sisay at sa baby nito sa kanyang sinapupunan. Siguradong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Maya-maya pa ay bigla na lang may dumungaw na lalaki doon sa loob ng pulang kotse na nakasunod sa kanila tsaka niratrat sila ng bala. Troy!
sigaw ni Sisay. Nanginginig na sa takot si Sisay sa mga oras na yon. Mabuti na lang at mabilis na nakailag si Troy kaya hindi sila natamaan o nadaplisan man lang ng bala. Sisay, kumapit ka na mabuti. Here's my phone. Call Fernan. Malakas na utos ni Troy sa asawa habang Marie nakafocus sa daan. Kinuha naman kaagad ni Sisay ang phone at sinunod ang utos ni Troy. Kahit na nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Ano ba yung nangyayari, Troy? Sino ba yung mga umaatake sa atin? Pasigaw na tanong ni Sisay. Nakakunot na ang noon ni Troy at nagangalit na rin ang mga ngipin. Habol na rin ang kanyang hininga dahil hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama kay Sisay. Mamaya ako ipapaliwanag sa iyo. Ano, nakontak mo na ba? Oo, ito, sumasagot na siya. Ni loudspeaker na lamang ni Sisay ang phone para si Troy ang kumausap. Boss, anong problema? Fernan, I need backup. Papunta akong rest house ng Tagaytay. May umaatake sa amin ngayon. Pahahabulin ko lang muna. Malakas na sabi ni Troy. Papunta na kami, boss. May mga bata rin tayo dyan malapit sa area. Papuntahin ko na rin sila lahat dyan. Sagot naman ni Fernan. Mas binilisan pa ni Troy ang pagmamaneho para hindi sila maabutan ni Don Ricarte. Oo, mga Gomez nga ang umaatake sa kanila ngayon at sinisimula na ang madumi nilang laro. Mahigpit naman ang kapit ni Sisay sa may hawakan at nagpapanik pa rin siya sa nangyayari. Ngunit, kung hindi siya kakalma ay baka makasira lamang siya sa estratehiya ni Troy. Kaya napahawak na lang siya sa kanyang tiyan tsaka nagdasal na lamang sa isip na huwag silang pababayaan. Samantala, ang nakasakay sa pulang kotse na yon ay walang iba kundi si Don Ricarte, isa sa mga biggest investors ng kumpanya ni Troy Buenaflor. Sa katunayan, naging malapit na kaibigan pa ito ng pamilya ni Troy. Mabait kumausap kapag nakaharap, pero may maitim din palang balak. Nagsimula ang kanilang alita nang sitahin lang isang beses ni Troy ang matanda tungkol sa minahan na naiks itong pasukin, which is against sa advokasya ng kanilang kumpanya na tungkol sa pag-iingat at paglinang sa kalikasan. Nagtagal din ang palitan ng putok ng baril na iyon ng ilang minuto nang dumating na ang mga tauhan ni Troy at iba pa nilang mga kasamahan. Hinarang nila ang pulang kotse na iyon at ang ibang bodyguards naman ay umiikot sa kabila upang sanggahan ang sasakyan ni na Troy at Sisay habang ang iba naman ay naroon sa unahan at lahat ng baril ay nakatutok sa mga masasamang loob na iyon. May ilan na ring tama ng baril sa mga tauhan ni Don Ricarte at tatlo na lamang silang natira doon. Nang makababa sila ay mayabang pang tumitig si Don Ricarte kay Troy na walang pagsisising mababa ka sa reaksyon ng mukha ng matanda. Mabilis naman nakuha ni Don Ricarte si Sisay tsaka hinawakan ng mahigpit. Nakatutok ang kanyang baril sa sentido ng babae kaya naman mas kailangan nilang mag-ingat ngayon dahil anumang oras ay pwedeng iputok yon ni Don Ricarte kay Sisay. Walang hiya ka, Ricarte. Anong masamang ipinakita ko sa'yo para gawin mo sa amin to? Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo kasamaan mo to. Galit na galit pang sabi ni Troy kay Don Ricarte. Tinawanan lang siya ng matanda na tila nang aasar pa. Ikaw at ang buong mong pamilya ang pinakawalang kwentang mga taong nakilala ko. Ako dapat ang nasa posisyon mo. Nasa akin dapat ang yaman at kapangyarihan mo. Wala ka namang sinunod sa mga ideya ko, hindi ba? Ang tanging gusto mo lang na masunod ay yung mga gusto mo. Nakakasawa nang sumunod sa'yo. Kaya nararapat lang to na mangyari sa'yo. At isa pa, sino ka para ipahiya ako sa iba pang mga investors na mas pinapakita mong wala akong silbi at utak? Di hamak na mas malawak at mas maganda ang gusto kong mangyari kaysa riyan sa mga hindi pinag-iisipang mga desisyon. Mahigpit pa rin ang hawak sa leeg ni Don Ricarte kay Sisay. Naroon na rin si Fernan, ang top bodyguard ni Troy. Sa likod nito, nang biglang kagatin ni Sisay ang braso ni Don Ricarte. Sa gulat ay biglang naigalaw ni Don Ricarte ang kanyang hintuturo, kaya nahila niya ang gatilyo ng kanyang baril tsaka pinuto kay Sisay na kasalukuyan namang nakalayo na sa kanya ng ilang distansya. Sisay! Sigayin ni Troy. At saka mabilis na tumakbo papalapit kay Sisay. At saka ihinarang ang kanyang katawan at niyakap ng mahigpit ang asawa kaya naman sa kanyang likod na patama ang balang dapat ay para kay Sisay.
Nabaril na rin ni Fernand si Don Ricarte na kaagad naman itong ikinamatay. Nang matapos ang engkwentro at ang pagkasawi ni Don Ricarte, ay nakaramdam na rin ang kapayapaan ng lahat. Sinugod na rin kaagad sa ospital si Troy at doon ay hindi siya iniwan ni Sisay ni isang segundo. Troy, gumising ka na. Hindi mo kami pwedeng iwan ang anak mo. Hindi ko makakaya, Troy. Gumising ka na. Nagsusumamong sabi ni Sisay. Mabuti na nga lang at hindi gaanong bumaon ang bala sa likod ni Troy kaya naman hindi naging malubha ang kanyang lagay. Iyak lang ng iyak si Sisay habang nakahawak sa kamay ni Troy at nakaubob din. Hindi niya namalaya na nakamulat na pala ang mga mata ng asawa at kasalukuyan na siyang pinapanood sa pag-iyak. Tama na. Para kang bata akong umiyak. Hindi pa ako patay. Mahinang sabi ni Troy. Pigil pa rin ang kanyang pagsasalita at hindi pa maaaring mapuwersa dahil hindi pa naghihilom ang sugat niya sa likod. Nang maulinigan naman ni Sisay ang boses ni Troy, ay doon na siya nagmadaling tumunghay na punong-puno pa rin ng mga luha ang mga mata at saka tumingin sa mukha ng asawa. Troy? Troy, buhay ka? At muling humagulhol sa iyak si Sisay at saka binigyan ng isang mahigpit na yakap ang kanyang asawa. Aray, dahan-dahan lang, Sisay. Nakangiwit na sabi ni Troy. Mabilis namang dumistansya si Sisay at saka humingi ng paumanhin. Sorry, na-carried away lang ako. Masakit ba? Sorry. Wika naman ni Sisay. Umiling-iling naman si Troy. Okay lang ako. Thank you, Sisay. Sa pagkakataong ito, ay makikita na ni Sisay ang pagiging sincere sa mukha ni Troy. Nangingislap na rin ang mga mata nito dahil sa mga luhang unti-unti nang nabuo rito. Bakit ka nagpapasalamat? Dapat nga'y ako magpasalamat dahil niligtas mo ang buhay ko ng buhay namin ng baby. Napahamak ka patuloy dahil sa amin. Sagot naman ni Sisay. No. Actually, kayo. Kayo ang sumalba ng buhay ko. Kayo ng anak ko. Kung wala kayo, kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano nang nagawa ko kay Gomez. You saved me from my cruel life. Pero dahil nariyan na kayo, natuto na akong magtimpi at magpigil. Pero kung sakaling may nangyari sa inyo ng anak ko, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hinding-hindi, Sisay. Kayo ang buhay at kayamanan ko. Kaya mawala na ang lahat sa akin. Huwag lamang kayo. Emosyonal na sabi ni Troy. Naantig ang puso ni Sisay at saka nagbigay ng isang matipid na ngiti. Thank you, Troy. Sabi niya. Siya nga pala, sino ba sila? Sino si Gomez? Bakit gusto niya tayong patayin? Dagdag pa ni Sisay. He's our family's closest friend. Pero wala kaming kaide-ideya na siya rin pala ang aming magiging matalik na kaaway. Matagal na pala kaming nag-alaga ng anay sa kumpanya. Kung hindi pa ako kinutuban, hindi ko malalaman ang mga anomalya at paninira niya sa kumpanya namin. Alam ko naman ang gusto niya. Dahil matalik na kaibigan siya ni Daddy. Gusto niyang siya ang maging business partner ni Dad o maging business advisor niya. Pero kahit pag gaanong ka-close nilang dalawa, hindi pa rin pumayag doon sa Dad. Walang pinakinggan o kinonsidera sa Dad sa mga suhestyon at opinion ni Gomez. Marami na kasi nakarating sa amin na balita patungkol sa paninira ni Gomez sa pamilya namin, kaya naman, doot pa lang ay kinutuban ako. Pagkwento ni Troy. Sa tuwing maaalala nga niya ang mga kawalanghiyaang yun ni Gomez, ay hindi pa rin niya magawang magalit na halos isumpa niya ng matanda, lalo pa ngayon na pati ang kanyang mag-ina ay dinamay niya. Mabuti na lang at wala na si Don Ricarte Gomez, kaya naman panatag na rin ang loob ni Troy at kampante na siya na wala nang manggugulo pa sa buhay at pamilya nila. Habang nakikinig si Sisay ay nai-imagine niya kung gaano talagang kasama si Don Ricarte, kaya naman maging siya ay nagagalit din. Pero dahil nangyari na ang nangyari at tapos na rin ang lahat, ay nag-move on na lamang sila at ngayon
ay handa na talagang magsimula ng panibagong kabanata ng buhay nilang magkasama at wala nang iisipin pang problema. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Ligtas na tayo. Wala nang panganib at banta na nakaabang. Noong wala ka pang malay, sobrang nakaramdam ako ng takot na kailanman ay hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko. Huwag na ulit gagawin yon, ha? Kaya nga nariyan si na Fernan eh. Huwag mo na ulit ipapananggalang ang buhay at kaligtasan mo. Hindi ko talaga kakayanin, Troy. Hindi. Sabi naman ni Sisay. Sa sandaling yon ay marahan ang inilapit ni Sisay ang kanyang mukha sa mukha ni Troy at saka marahang hinalikan ang kanyang mga labi na sinuklian din naman ni Troy ng isang malagkit at matamis na halik. Makalipas ang 5 buwan, payapa na rin ang lahat sa Buena Flor Corporation. Nakabawi na rin ang lakas si Troy at nalinis na rin ang pangalan ng mga investors na minsan nang sinira ni Don Ricarte. Malaki na rin ang tiyan ni Sisay at sa susunod na buwan ay malalaman na rin ang gender ng bata. Dahil mag-asawa na sila ni Troy ay minsan na lang kung bumisita si Sisay sa kanilang mansyon at ngayon ay may napagpasyahan siyang isang bagay. Muli siyang bumalik sa kanila para kunin ang iba niyang mahalagang gamit at para rin sundin si Yaya Minda. Talaga, iha? Sigurado ka bang isasama mo ako ron? Nakakahiya naman dito kay Sir Troy, baka isipin niya eh, talagang Yaya's girl ka. Sabi ni Yaya Minda nang sabihin sa kanya ni Sisay na isasama niya na ito sa mansyon ni na Troy. Ano ka ba, Yaya? Tunay naman na Yaya's girl ako eh. At saka wala naman ang problema rito sa aking asawa na si Troy. Sa katunayan, ay siya nga rin na may ideya nito, hindi ba honey? Nakangiting sagot naman ni Sisay. Tumugon naman si Troy. Opo, Yaya Minda. Totoo po ang sinabi nitong aking asawa. Doon na po kayo sa bahay kasama namin. Nakangiting sagot naman ni Troy. Nakatitig lamang nga sa kanilang dalawa si Yaya Minda tapos naluluha pa ang mga mata. Oh, Yaya, bakit parang naiiyak ka? Tanong ni Sisay. Sobrang saya lang ng puso ko ngayon, anak. Ito yung matagal ko nang ipinagdarasal. Ang makita riyan sa mga mata mo, ang tunay na ningning ng kaligayahan. Alam kong tunay kayo nagmamahalan. At alam ko rin na hanggang dulo, kayong magdadamayan. Wala na akong ibang hangad pa sa'yo, Sisay, anak. Wala na ako mahihiling pa, kundi ang maisilang mo rin ang batang yan ng ligtas at magtiwasay. Emosyonal na sabi ni Yaya Minda kaya niyakap na lang siya ni Sisay ng mahigpit. Ilang sandali pa ay sumulpot na rin doon sina Mildred at Ginang Asan. Broken-hearted nga ngayon si Mildred dahil wala na sila ni Ross. Tila nga binalikan siya nito ng karma dahil nangyari rin sa kanya ang ginawa niya kay Sisay. Nahuli rin niya sa akto si Ross na may kasiping na iba at pinagpalit sa mas simple lang kesa sa kanya. Sisay, Troy, bakit hindi niyo sinabi na babysita kayo? Eh di sana nakapagpahanda ako ng masasarap na pagkain. Bunga ni Ginang Aso na halatang kaplastikan lamang. Hindi na, tita. Actually, paalis na rin kami. At kasama namin si Yaya Minda, sagot ni Sisay. Napakunot naman ang noon ni Ginang Ason. Kasama? Kasama sa napakalaking mansyon na yon? Nako, baka sumakit pang likod niya doon sa lawak ng kanyang lilinisin. Pasaring pa ni Ginang Ason. Napangiti naman si Sisay tsaka hinawakan ng kamay ni Yaya Minda. Tita, sa dami ng katulong kina Troy ay baka mawalan pa nga ng gawain si Nanay Minda. At saka hindi ko naman po siya isasama doon para doon manilbihan. Sinama ko po siya dahil nanay na ang turing ko sa kanya at lola na magiging apo niya. At nangako ako sa kanya na saan man ako mapunta ay isasama ko siya. Kaya Tita Ason, Mildred, sa inyo ko na ipinapaubaya ang bahay. Huwag kayong mag-alala. Bibisita pa rin naman ako dito. Hindi man madalas pero dadalaw pa rin ako. At saka Tita Minda, sa inyo ko na ipinapaubaya ang 4 na branch ng restaurant natin sa Manila. Ikaw naman Mildred, ikaw nang bahala sa site sa gawaan natin ng mga furnitures. Umalma naman si Mildred. Ha? Sa site?
Eh, nababaliw ka na ba? Sobrang init kaya doon. Ayoko sa field, ano? Bakit hindi mo na lang ako isama sa kumpanya niyo ni Troy? Mas bagay ako sa office kesa doon. Maarteng sabi ni Mildred. Ngunit kahit magreklamo pa siya habang buhay, eh wala na siya magagawa dahil nakapag-desisyon na si Sisay. And her decision is final. Kung ayaw naman nila, ay malaya na silang umalis at mamuhay ng kanila. Ngunit dahil wala nga silang ibang mapupuntahan, ay tinanggap na rin nila kesa naman wala. Nang matapos ang usapan, ay umalis na rin sina Troy, Yaya Minda at Sisay at nagtungo na sa mansyon na bago nilang titirhan. Wala na nga mahihiling pang mag-asawa dahil halos lahat ay nasa kanila na. Ang hinihintay na lang nila ngayon ay ang pagsilang ng kanilang magiging kauna-unahang supling. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!